Positive Day Delivers. This is Dr. Gigi Disong from Make and Change Project. Magandang umaga sa lahat ng mga delivers natin. And sa first time po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click na po yan, Dr. Gigi Disong. And sa lahat ng gusto magpaood sa atin, and if you want to start, advertise, or improve your business, and you need speaker for seminars and training, message ka lang. 0939-525-4311 or sa aking FB page, Dr. Gigi Disong. Alright, so 5 business models na ginagawa natin. That's why I say I'm able to manage or to handle my 14 sources of income. So sa lahat na naangarap na magkaroon ng more than one source of income, so ito na po ang pwede nating gayahin na models. This is what I've been doing since 3 years, okay? And bago tayo magtuloy, nagpapasalamat tayo muna sa lahat ng mga okay, yeah, sa lahat ng mga nanonood sa atin, kasi kanina natumingin ako, ang dami na natin eh, almost 160,000 subscribers. Thank you very much. Maghintay lang po kayo ng ating gagawin sa birthday ko, birthday month ni Doc ay June. So, I don't know kung magkakaroon tayo ng meet-up, so mag-aayos tayo ng schedule for that, okay? And we'll be giving giveaways sa atin, kahit simpleng bagay lang bilang pasasalamat, okay? And salamat kahapon din sa owners ng NVG Enterprise. Yan, so ako ang kanilang consultant po ngayon for 6 months. Thank you very much. At present, meron tayong 4 na companies na hawak ngayon as ang consultant nila, GDS Corporate Training and Consultancy. So salamat sa Aquinas Discolor Academy, Airbnb Management, Air Living PH, and yun nga po, NVG Enterprise, and yung isang school na private school na itatayo this year sa Pampanga. I'm the consultant. Thank you po sa trust na sa GDS Corporate Training and Consultancy. Alright, so ano nga ba yung mga 14 sources of income ni Doc G at business models natin? So, gusto ko lang isa-isa sa inyo. This is just to share. Hindi naman para ano pa man na magyabang or whatever. I just want to share it with you para ma-inspire kayo na pwede nyo rin siyang gawin, okay? And nagsimula po akong gawin ito when I was still full-time employee, okay? So wala tayong reason para sabihin, Doc, busy ako, employed ako, o marami akong ginagawa. I was so busy then when I started doing all these things, okay? So number one, as business consultant, that's one source of income natin yan. Sabi ko nga, meron tayong hawak ngayon na companies, okay? Business coach, yun po yung one-time lang coaching natin. So, sa mga clients natin na mag-start ng business o gusto mag-improve ang business nila, one time session, ayan. So business coaching, I'm a teacher, so nagpa part-time teaching po ako sa Asia Pacific College of Advanced Studies, okay, may school. Ayan, so hello sa mga estudyante ko, astronomy ang subject at curriculum development, okay. And of course I have my IMG, my semi-passive income na IMG. Ayan, so sa lahat ng hindi pa kumukuha ng IMG and Kaiser, message lang kayo. So IMG is giving me check every week, okay? And YouTube AdSense, of course. So kahit bumaba ngayon si YouTube, pero salamat, patuloy pa rin siya nagbibigay ng dollars sa atin every day, okay? So sabihin na natin kahit average na lang ng $30 or $40 a day. So salamat pa rin na YouTube. Thank you, AdSense, okay? Next is number 6, advertising fee. So maraming nagpapa-advertise sa atin. Minsan mga 3 times a month, may mga nagpapa-advertise ng business and mga products, okay? Thank you po. And commission on other businesses, like yung mga nagpa-advertise o yung iba naman na ina-advertise natin mga companies, insurance companies, mga existing business na na-improve natin, they're giving us commission, okay? Thank you po sa inyo. And as a speaker of seminars, and so meron tayong ang tawag dito, twice a month, at least twice a month lang ang target natin eh. 2 or 3 times a month lang naman ang gusto ni Doc G na maging speaker tayo. But so far, okay naman tayo, right? Namimit naman natin target. Yung latest natin from BNHS. And mamaya, may seminar tayo. May seminar tayo mamaya. Okay. Nagulat pa si Doc G. Okay, so meron din tayong business-owned na 2 business talaga. Overrun and t-shirt printing. So yan ang 2 nating sources of income. Na ang Overrun namin, ang sales po nito is at least 150,000 a week. Ganun pala kalaki ang aming sales. Nag-audit ako eh. Tingnan ko ano saan namin. Ang t-shirt naman namin, bago pa lang wala pang 1 month ang t-shirt namin, at least 30 a week nagpapaprint sa amin, nag-order, and mga reseller din, welcome. So welcome Overrun reseller namin tsaka t-shirt printing, message lang kayo sa akin, okay? And of course, we have, ilan na po yan? Kayo na lang magbilang. Ecom Express. So, we're doing the website, YouTube,
social media platforms, and we manage these things, okay? So if you have an existing business, kung wala ka pa social media platform, you choose one, we will do it for you and we will manage it, okay? And ano pa yung source of income ni Doc Jim? Ah, investment natin. Doon yung iba, hindi pa dito kasali yung mga long term, yun, hindi na natin sinali. But overall natin is at least 14 sources of income na kinikita ni Doc Jim. So thank you very much, unang-una kay Lord. Pangalawa sa lahat ng kliyente natin, at pangatlo sa lahat ng mga tumutulong sa atin. Okay? So ano ba yung, paano ba ginagawa yan lahat na yan, Doc Jim? Natutulog ka pala? Ka pa ba? Meron pa pala din ako nilista, oh, investment monthly. Natutulog pa po ako. Kasi na nga, late na ako na ano eh, na nagising eh. Okay, nasaan na yung business model natin? Nawala na. Okay, so natutulog pa rin si Doc G. Okay, at naapag-coffee pa rin tayo. Naapag-shopping pa rin naman tayo. Kahapon actually nag-coach ako. Then nagkaroon ako ng time. Tapos nag-meeting. Mga 4 hours na nagko-coffee lang, nakaupo lang dun sa tabi. 'Di ba? So at least na-enjoy ko pa rin naman ang buhay natin, okay? Because of these models, okay? Kasi meron tayong 5 models na ginawa para kahit marami kang sources of income, na enjoy pa rin ang buhay. Yan ay lagi ko sinasabi sa inyo, maging joy sa buhay, okay? So number 1, I use the B2C model. That is business to consumer model. So, meron akong business and directly I'm delivering this to our clients. So, for example, as a business coach, as a business consultant, so I'm delivering the services to my customer. Direct po 'yon. Okay? And in my other products like yung t-shirt natin, direct 'yon. So, yung business namin na t-shirt printing, yung gusto magsuot, so B2C 'yon. So, ibig sabihin from our business to consumer. Okay? So, yun yung una kong model. So, you can do that. You can create your business na yung directly na makikinabang doon o kukuha doon or ka-partner mo, kausap mo yung customer mo talaga. Okay? So, for example, meron kang mga binibenta mga products, bags. Okay? So, syempre, bibili sa yun, nag-online ka, eh, ano mo, o mga ano mo yun, mga customer or clients. Okay? Next model natin is B2B, business to business. Okay? Yung Overan namin is business to business eh. So, meron kaming, we're selling Overan, yung bibili sa amin, meron kaming more than 50 online reseller. Okay? So, you can do the same. Ito, mas ano to eh, mas mabilis to actually. Mas mabilis. So, kung ayaw mo nang masyado maraming detalye, ano, yung mga maghihintay ka lang walk-in, maghihintay ka ng mga bibili sa'yo. So, umanap ka ng mga reseller mo. Umanap ka ng mga tao na gusto rin magnegosyo. That is the B2B model, okay? Alright, so, next is business partnership model. Actually, ito yung ginagawa ni Tay Lopez eh. Nakuha natin ito kay Tay. Si Tay Lopez, ano siya, marami siya idea sa mga businesses. Pero ginagawa niya, para na-enjoy niya rin ang buhay niya. Kasi tingin ko enjoy na enjoy si Tay Lopez sa buhay niya. Meron siya mga business partner. Ang ginagawa niya lang, nag-iisip siya ng idea. So, ginagaya natin konti yan. Nag-iisip lang tayo ng mga idea. Like, may Ecom Express. Iniisip ko lang yung mga idea, but I'm not doing these things. Of course, hindi ako gumagawa ng website, hindi ako gumagawa ng page, hindi ako nagmamanage yan. Hindi ako gumagawa ng YouTube. Eh, kasi somebody's doing all these things to me. So, how will I do that? Hindi tayo technical na tao, pero ang business ko, one of my businesses is technology. Diba? Isn't that amazing? Because of business partnership model. So, makipag-partner ka to anyone na may skill. Kung meron ka naisip na idea na negosyo, this hindi mo alam kung paano gawin, okay, makipag-partner. O kung wala ka na mga idea pero may pera ka, makipag-partner ka doon sa magagaling na may mga idea. So, ipa-finance mo, okay, so, ikaw ang gagawa. Pwede rin, in any form, basta may business partnership, okay? Kung wala kang time, may pera ka, meron kang idea, paggawa mo sa iba, business partnership. Bawin mo silang partner. Humanap ka ng partner talaga, hindi na employee, para, you know, nagmamonitor ka na lang. So, yan yung mga ginagawa natin sa t-shirt printing, Overan natin, Ecom Express. Okay, Tay Lopez model ang tawag ko dyan. Okay, next, number 4 is build a team. Okay, so it's a model na it's composed of different group. Okay, so try to have your team. Like ako, IMG, meron akong team. N-word ko. By the way, yung N-word is a new thing sa atin. I mean, it's a new business
na inadapt natin, kasama natin dyan si Kier. So sa lahat na gusto mag-reseller ng products ng N-Word for only 7,000 pesos, message lang kayo, okay? Welcome to my team. And sa IMG din, ganun din. So meron ako mga binubuo na team para sila nag-aasikaso, nag-entertain ng inquiries, sumasagot sa mga tanong nyo, tapos sila nang bahala. Basta ako lang, I just form a team. Sabi ko lang, okay, meron tayong team, I can change. So may mga ginagawa lang tayo, kukunting mga bagay lang, konting oras lang binibigay natin dyan, okay? Next, alright, ano pa? Ito, yung ikalima, your business should just, yung parang nila, ginawa ko lang siyang knowledge-based business. Alam mo yung may knowledge ka lang. Ito dapat yung binanggit ko, anong number one na dito yun, napagalo. You're sharing knowledge, like meron tayong, ang tawag dito, meron po tayong mga, nagsinishare tayo ng knowledge. So when we are doing coaching, consultancy, so when we are teaching, mga knowledge-based yan. So pwede yan na gawin natin, okay? Alright, so, and iba pang business model, like you use technology, mga maliliit na bagay. Like, ako ngayon, ongoing ang ating e-course, mga hindi pa bibili, principles, biblical principles on how to become rich. So, yun po, yun din naman ginawa ko siya through partnership, okay? Kaya mahalaga talaga that you establish a partnership, eh. Like, ngayon, this Tuesday, meron na naman kami part 2 ng aming mga pag-inag-uusapan sa e-courses namin. Hindi talaga titigil si Doc, hindi tayo na-establish ng mga concrete plans about the e-course, okay? So, gagawin namin yan through business partnership. Meron akong talent, meron akong production staff. May pag-partner tayo sa isang production company para gawin ang ating e-course. Ganun po siya, okay? And that's under business partnership, alright? So, Doc, hindi ko alam pa rin kung paano. Gusto ko tulungan mo ako how to start. I can be your coach, I can be your mentor. Message ka lang sa akin, okay? Alright, and bago tayo mag-end, by the way, sa lahat ng mag-deliveries natin na taga Bulacan, Santa Maria, Bulacan, nandito ako ng every Monday and Friday. So, if you want to see me, nandito lang po ako. I think papayag naman ang may-ari ng school para madalo nyo ako dito. So, yung gusto makipag-coffee, magpa-coach, pumasyal dito para makapagpa-picture sa akin. Nandito ako sa Aquinas De Scholar Academy. That's every Monday and Thursday or Friday. Yeah, message lang kayo. Sabi nyo lang sa guard kay Doc Gigi, may office tayo sa second floor. Doon ko kayo mimit, picture-picture tayo, magkapit tayo, okay? Alright, so please share this video sa lahat maibigyan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayong mabago at mula dating buhay. Thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day and let's go, let's go!